Gandang umaga sa ating mga kababayan. Laguna, 7 araw na lang ay eleksyon na. Nakapili na ba kayo ng mga susunod na lingkod ng ating bayan? Sa mga importanteng posisyon sa ating lokal na pamahalaan ay ang ating mga kinatawan sa Kongreso. Kaya importante na marinig at makita natin ang kanilang mga platforma at hangarin para sa bayan. Tama ka dyan, partner. At ito nga ang masasaksihan natin sa araw na ito. Mula rito sa La Ia, San Juan, Batangas, ako si John Marcaya. Mula naman sa Los Baños, Laguna, ako si Francis F. Valdez. Samahan niyo kami sa pagkilatis ng mga nararapat na lingkod bayan dito sa Laguna. Ang episode na ito ay isang special broadcast ng Laguna Sino ang Nararapat the UPLB sa Halalan 2022 Leadership Forum for Congressional Candidates, kasama si Assistant Professor Linus Van Plata bilang host. Ito ay inere noong April 28, 2022 sa Bantay Halalan Laguna 2022 Facebook page. It's now time to share with you our rules for this leadership forum. Una dyan sa lahat, siyempre, no? Kailangan maging magkaroon tayo ng respeto sa ating pagbibigay ng komento at pagbibigay ng mga katanungan. Let's keep the tone, okay? In this leadership forum, civil and respectful. Dumako tayo sa mechanics ng ating forum for this morning, no? So ipapakilala ko po, ganito lamang po ang mangyayari. Ipapakilala ko po ang ating mga kandidato at kandidata habang nakikita natin sa screen kung ano ang kanilang mga credentials o kanilang background, mga nagawa nila noon at maging ang kanilang plataforma, plano nila para sa kinabukasan kung sakaling sila ang mapipili para sa unang bahagi o round one ng forum na ito. Okay? Ang pag-uusapan natin ay fake news. Nako, lantad na lantad po yan at kailangan talaga nating supuin. Ano? Isang situationer o bibigyan tayo, makakapanood tayo ng isang background sa kung gaano ba kalala ang fake news pagdating sa ating sa social media, halimbawa, at ang epekto nito sa ating demokrasya. Dahil importante ang facts at hindi ang mga kasinungalingan. Matapos po yan, bibigyan namin ang mga kandidato ng 10 segundo lamang upang magbigay ng maliit. Mamaya po namin bibigyan detalye na kasagutan doon sa tanong ukol sa fake news. Para naman sa ikalawang bahagi ng forum, ang round 2, bibigyan natin ang ating mga candidates, ang ating mga contenders ng 90 seconds, 1 minute, an hour and a half of a minute para sagutin naman ang mas malalim na mga tanong mula sa iba't ibang sektor ng ating lalawigan. So we will be encountering different kinds of Laguna folks na may mga tanong talaga na galing sa kanilang, na talagang nalalapit sa kanilang sitwasyon. And we'll have 90 seconds for our candidates to answer them. Ganun lamang po kasimple ang ating rules. I'm sure excited na tayong lahat para makita kung sino ang nag-yes sa ating imbitasyon upang dumaan sa pagkilatis nating lahat dahil alam natin na nakasalalay ang kinabukasan natin at kinabukasan ng ating mahal na lalawigan ng Laguna sa ating pagkilatis sa mga kandidatong ito. Kaya naman, let me introduce to you our candidates for this Laguna, Sino ang Nararapat? UPLB sa Halalan Leadership Forum for Congressional Candidates. Sa dami-dami po ng aming imbitasyong inilabas, we sent out 21 candidates or 21 invitations for our candidates for congressional positions in this province sa lahat po ng distrito ng ating lalawigan. At out of the 21, tatlo po ang matapang na nagsabi na, opo, handa po akong harapin ang mga kababayan nating lagunense upang sagutin ang kanilang mga katanungan. At sila po ay sina, and I'm going to introduce them to you in no particular order and in alphabetical order to be fair. Let's begin with Kay Hilbuena mula sa San Pedro, Laguna, na isang engineer. Ayan po ang kanyang mga platforms. It's rather a long list, so we can just read that and browse that. If we want to do more digging, kung gusto nating mas manaliksik, sabi nga ni Dean Marlo kanina, no, paglaanan ng oras, maaari nating balikan ang live stream na ito
at we can do our own research online. Pero syempre, no to fake news tayo. And that is our first contender, our first candidate for this forum, Kay Hill Buena. Dumako naman tayo sa ikalawa nating kandidato. Ann Matibag mula sa San Pedro, Laguna rin. Siya ang bukal ng unang distrito ng ating lalawigan. Ayan po, si Ma'am Ann Matibag. At panghuli naman, ang umoo upang samahan tayo sa leadership forum na ito, si Frank Alvarez Mercado mula rin sa San Pedro, Laguna. Siya isang educator, economic researcher, at policy advisor. Kay Hill Buena, Ann Matibag, and Frank Alvarez Mercado, thank you for stepping up to the plate in this leadership forum. Palapakan po natin silang tatlo. All right, ngayon, dumako na tayo sa unang round ng ating leadership forum ukol sa fake news. Panoorin po natin ito. Ano ang misinformation at disinformation? Ang misinformation ay ang pagpapakalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon ng walang intensyon ng panluloko o paninira. Ang disinformation naman ay ang sadyang paggawa o pagpapakalat ng maling impormasyon. Sa panahon ng pandemya, kapansin-pansin ang mabilis na pagkalat ng misinformation at disinformation sa iba't ibang uri ng media. Ayon sa isinagawang national survey ng Social Weather Stations noong Disyembre 2021, 69% ng mga nasa hustong gulang na Pilipino ang nagsabi na seryosong problema ang pagkalat ng fake news o misinformation at disinformation sa media. Marami rin sa mga community groups sa Laguna ang may kaso ng pagpapakalat ng maling impormasyon. Mahirap itong kontrolin dahil sa dami ng members kung kaya tumaabot ito hanggang sa labas ng cyberspace at madaling paniwalaan ng publiko. Isa na rito ay ang muntik ng pagkalat ng maling impormasyon ukol sa isang community pantry sa Los Baños, kung saan inakusahan ito na kumikita ngunit itinanggi naman ito ng mga volunteers. Malaki ang epekto ng impormasyon sa ating pang-araw-araw na buhay. Mas nagiging prominente pa ito ngayong eleksyon dahil samot-saring impormasyon ang lumalabas upang magbigay kaalaman o kaya'y maging mapanira. Sa darating na halalan, sa impormasyon nakasalalay ang ating mga boto, kung sino ang magiging mapagmatsyag sa ating mga nababasa at nakikita. Maraming salamat sa situation na ito. Maraming salamat, Sir RJ. Ngayon, uulitin natin ang katanungan para sa round 1 na ito. Sa isang salita, paano mo ilalarawan ang iyong paninindigan sa issue ng pagkalat ng fake news? Muli, sa isang salita, paano mo ilalarawan ang iyong paninindigan sa issue ng pagkalat ng fake news? Once again, nabanggit ko kanina, ang order po ng sasagot ay alphabetical. So mag-uumpisa tayo kay Kay Hill Buena, then kay Ann Matibag at kay Frank Mercado. Meron lamang tayong 10 segundo upang magbigay ng isang salita. Kay Hill Buena, Ma'am Kay, what's that first word for you? Prueba. Prueba. Ma'am Ann Matibag? Matibay. Matibay. Prueba, matibay. How about you, Sir Frank? Sa akin, kahalagahan. Kahalagahan. So meron tayong prueba, matibay at kahalagahan. Mamaya po lamang, we're going to give them the opportunity para ipaliwanag ang kanilang mga napiling isang salita. Yung round 1 po ay warm up lamang, okay? Para naman hindi natin mabigla ang ating mga contenders sa umagang ito, because hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa at dadako na tayo at palalalimin pa natin ang usapan sa round 2, kung saan bibigyan natin ng boses ang iba't ibang sektor ng lipunan dito sa Laguna, dahil yan po ang panata ng community broadcasting. Ang broadcasting na talagang uri ng broadcasting na pinakikinggan ang hinaing at boses ng mga tao, ng mga ordinaryong mamamayan, ordinaryong sektor sa ating mga komunidad. So sa iba't ibang sektor po ang mapapakinggan natin, different areas and different concerns from our citizens here in this province. Let's start with the first question.
Malaking issue po ngayon ang usapin tungkol sa fake news. Nais ko po sana malaman kung sa tingin nyo, nararapat ba may gawin ng gobyerno upang labanan ang fake news na laganap sa ating bansa? At kung oo, ano-ano ang mga gagawin ninyo kung sakaling maluklo kayo bilang isang lokal official? Okay, so let me repeat the question from Luis Antonio Tolentino na isang estudyante representing ang mga kabataan ng San Pedro. Let me read it. Malaking issue po ngayon ang usapin tungkol sa fake news. And you gave your one-word answers to our with regard to the issue of that. Nais ko po sanang malaman kung sa tingin ninyo nararapat po bang may gawin ang gobyerno upang labanan ang paglaganap ng fake news sa ating bansa, at kung oo, ano-ano ang mga gagawin ninyo kung sakaling maluklok kayo bilang isang lokal na opisyal? Reminder, you have 90 seconds to answer. Let's begin with Ma'am Kay Hilbuena. Ma'am Kay, your take on fake news. Actually ako ay sang-ayon ako sa fake news bill na ginawa, kaya lang ito ay bumagsak dahil nung ito ay sinasagawa, masyado pang broad. So for me, kailangan maipasa yun, pero kailangan natin ng amendment and narrow down yung pinaka-thought. Katulad na sinabi nga kanina, magkaiba ang misinformation at disinformation. Mahirap tayo mag-akusa basta-basta. Mamaya, hindi naman pala sinasadya. So siguro with the right system na i-implement natin, magagawa natin ng tamang aksyon ang mga nagpapakalat ng fake news at especially red tagging para ma-aksyonan ang mga mental health, of course, isang unang-una yon sa dahilan. At yung mga maiwasan ang mga panalo ng mga hindi naman dapat dahil nga sa maling impormasyon. Maraming salamat, Ma'am Kay. Ma'am Anne Matibag? Yeah, I'm strongly against disinformation or the spread of fake news because these are weaponized and used to advance a wrong purpose. So as a public servant, I really believe education is the key to combat these practices. Kaya I said ang aking one word for the fake news is matibay, because I really believe na matibay dapat ang paniniwala natin laban sa pagkalat ng mga disinformation or fake news, dahil ito lamang ay maaaring gawing kasangkapan para sa mga maling layunin or pwedeng maging dahilan ng peligro, gulo sa sambayanan, sa komunidad, at pagkakaunawaan sa mga lipunan. I was a victim of fake news and disinformation, especially in social media, especially in this time of campaign election. Okay, maraming salamat, Pam Ann. And our third candidate, Sir Frank Mercado. Sa usapin ng fake news, talagang babalik tayo sa kultura natin, which is yung hiya. You know, meron tayong konsepto ng hiya. Minsan nga nagtatago ang isang bata sa kanya, sa saya ng nanay niya kapag siya ay nahihiya o pinapahiya ka, or kapag ikaw ay meron tayong concept ng gano'n, no? Kaya ito ay lumalabas sa ating industriya din, at syempre may pera dito sa fake news, no? Kailangan mo ng may need for acceptance, may need for money, may need for speedy change, and that's why you actually distort news and make money out of it, di ba po? Sa akin, ang aking policy dito ay siguro ang system natin ay to create a city data center for competitiveness and effective governance, para meron tayong data points where ito yung ating sandigan. When we have fake news, we would have ready access to data to correct information that's out there. Thank you, Sir Frank. Maraming salamat. So yan ang unang tanong sa iba't ibang mga katanungan from different sectoral representatives, and that question comes from the youth sector. Maririnig natin ang mga hinaing ng ating mga kababayan at ang tugon ng mga congressional candidates sa pagbabalik ng Dito sa Laguna. Kasama niyo pa rin kami dito sa Laguna.
Ano ang masasabi nyo sa mga political track records at platforms ng inyong mga kandidato? I-share nyo naman ito sa ating comment section. Huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share ang ating episode. Gamitin ang hashtag Dito sa Laguna at hashtag Bantay Halalan 2022. Tumako naman tayo sa sektor ng edukasyon. One of the issues in education in our country is digital divide, and the pandemic has made it more evident not only for educators, but for the learners and even families. Due to the lack of privilege and digital resources, teachers are hindered to practice innovativeness that is essential for effective learning in the 21st century. In addition, learners without sufficient digital materials and skills experience low academic outcomes. Families, particularly in the remote areas, are at a disadvantage. On behalf of the teaching sector, what is your short-term and long-term platform that will address the digital divide? Maraming salamat sa iyong tanong, Ma'am Grace Lynn. So, mula sa education sector, ako guru rin ako, so I could relate to this. Ano po ang inyong opinion sa digital divide at ano ang inyong plano para masigurado na hindi naman porket mga mahirap nating kababayan sa Laguna, konti lang yung access doon sa teknolohiya kumpara doon sa mga nakaangat na mamamayan ng bayang ito. Umpisan muli natin kay Ma'am Kay Hilbuena. Good morning. Ako talaga laging una eh. No? So first of all, meron tayong tinatawag na batas, yung UNIFAST. So meron siyang financial aid, student loan, scholarships. Isa ko sa na naging receiver noon dahil lagi ako may student loan sa Lasal dahil mal tuition fee. Pangalawa, merong government assistance to student and teachers kasama sa mga yung mga private na education. So yun ay para sa akin kailangan natin i-implement with proper training and development, lalo na dun sa mga hindi din knowledgeable sa technology natin, kailangan lang natin silang tulungan. With proper attention ba sa mga, sa education na system natin, sa sector ng edukasyon, masusolusyonan natin yung mga mangyayari. And proper implementation ng existing laws, kasi naniniwala ako na maganda batas natin. Merong mga butas yung iba, kailangan lang i-amend, kailangan lang i-update, pero kailangan natin i-apply at ituro sa mga tao para alam nila yung karapatan nila. All right, thank you. Thank you, Ma'am. Ma'am Kay, don't worry, Ma'am. We're going to rearrange the order at some point. And because of that, I'm going to call Sir Frank first. Okay. Thank you very much. Ako naman. For change. Yes. Go ahead, Sir Frank. Your take on the digital divide. Thanks, Prof. Ang nakita ko dito ay, kasi ako recipient din ako ng student loans, pero sa Singapore naman. So I got half of it scholarship from the Singapore government and then half would be a loan. At nakita ko doon na doon nakabili ako ng laptop and then they gave me $700 a month and then talagang naging maayos yung aking education and then may ready access sa journals, ganyan. But what I see in the Philippines is really meron tayong pockets of money everywhere, di ba? Meron tayong mga feudal lords dyan, meron tayong mga mayaman on every corner. What we need to really do is to centralize yung ability natin to take these funds and centralize it and the distribution of it to our people. So if we can create a centralized industry government NGO partnership office for sustainable development, itong opisina na to would give scholarships, student loans, reading numeracy, character training, analytics, business acumen, computer literacy programs para sa lahat, para itaas ang skill level ng bawat lahat, ng bawat isa. And then we can also develop modules na importante. In fact, ang mga modules natin ngayon, si malakas at si maganda pang tinuturo, no? So medyo backward na. So dapat nandun na tayo sa medyo cutting edge na ngayon. And we know that educators are really frustrated when they see modules right now. So we can also print modules and have a more hybrid system of development for our people. Okay, thanks, Sir Frank. And Ma'am Anne, you got the last say here this time. Hi. Thank you for the question. You know, as a nanay, isang magulang, ako ay naniniwala na ang kabataan ang pag-asa ng bayan, kaya po kailangan mamuhunan ang ating syudad
at ang ating pamahalaan sa universal na edukasyon para sa lahat ng bata dito po sa ating pong bansa, lalong-lalo na siyempre ang mga batang San Pedro. So sa aking pong palagay, ang connectivity dito po sa ating bayan, ito po ay importante nating ilunsad at ito po sa mga ito ay makikipag-ugnayan tayo sa mga ahensya ng ating gobyerno at ito ay magkakaroon tayo ng consultative meetings and finally we can make a resolution or a bill that would finally enhance our digitalized connectivity world, especially in terms of education of our youth. At I also believe that we have to give a high level or ang kalidad ng pagtuturo or the teacher's quality sa ating mga eskwelahan so that they can concentrate also on how to cope up with the digital world, especially in education. So bibigyan ng mga kasanayan ng mga guro at pagpapabuti ang kanilang mga benepisyo. Dahil ang isang lipunan na namumuhunan sa kabataan at sa pagiging produktibo ng mga kababaihan, ng mga estudyante, kabataan, makakasigurado ako na makakamit ang ating isang magandang bukas. All right, thank you. Thank you, Ma'am Anne. At yan po, at sana po ay nasagot ng mainam ang mga katanungan, ang tanong ni Ma'am Graceling Kabakang mula sa education sector. Let's now proceed to the transport sector. Here is Ferdinand Macoy Havel. Yung pagkano ng krudo, pagbaba ng krudo, kung paano maalo ng aksyon, yan, taas ang krudo eh. Yun ang mahalagang itanong sa kanila kasi nga, sa pagtaas ng presyo ng diesel, hindi mapigilan. Pati ang pamasahe namin, hindi naman nataas, ang baba ng pamasahe. Isa pong nakalulungkot na issue po, no, na hindi lang concern ng ating lalawigan kundi ng buong mundo at nakatutuwa po talaga na panata ng community broadcasting ay ibigay ang spotlight sa ating mga kababayan na kagaya ni Sir Ferdinand Havel, ni Kuya Macoy na isang jeepney driver. Ang tanong ko po kay Ma'am Kay, kay Ma'am Anne at kay Sir Frank, ano po ang gusto niyong sagot? Ano po ang tugon niyo sa napakalungkot na isyong ito ng ating mga driver na mababa pa rin? Well, para sa ating mga pasahero, ayaw natin na tumataas ang presyo ng ating binabayad sa tricycle, sa jeep, sa bus. Pero alam natin na ang apektado naman po noon ay ating mga kababayang driver. So ano po ang solusyon natin dito kung tayo ay mahahalal na kongresista na representing your district in this province? Let me start this time with okay, Ma'am Anne. So I was saying earlier that it is indeed a sad news, di ba ma'am, na yung ating mga kababayang driver ay suffering from the fact na, well, tayo mga pasahero gusto ayaw natin at tumataas ang presyo ng ating mga, you know, ng ating binabayad sa tricycle, sa jeep, sa bus, pero alam natin na kapag hindi tinataas yung ating binabayad, ang apektado naman dito yung ating mga mahal na kababayang driver. So ano po, kung kayo'y mahahalal sa pagkakongresista, ano po ang solusyon ninyo dito? Paano natin matutulungan ang ating mga driver? Ma'am Anne. Ang short term ng gobyerno na pwede sigurong gawin ay ang ituloy ang pagbibigay ng oil subsidy at tawid pasada sa ating mga driver. And ang ating long term, we have to review the oil regulation policies ng ating pong departamento at sa mga batas na pwede nating i-connect at most of all yung mga tax and excise tax review. Kailangan natin to i-concentrate also on how we can come up with a very nice law para po matulungan po natin ang ganitong issue po na ito. We have to also encourage the government sa mga malampaya issues and sa mga oil explorations po natin.
Okay. Thank you very much, ma'am. Let's go to Sir Frank. Sir Frank Mercado, ano ang inyong tugon dito sa oil crisis natin at ang epekto nito sa ating mga jeepney drivers? Yes po. Prof, nakausap ko po kasi ang mga jeepney drivers natin dito. And they actually set up a co-op. Itong co-op na to would actually buy yung jeeps, modernize the jeeps. Kasi sabi nila na, you know, nag-iisa kami nakikipagsapalaran. You know? In fact, dahil sa pandemic, ilan na lang ang pwede naming mailagay doon sa aming jeep, no? Very outdated na ang jeep. So sabi nila dapat 24-seater na ang jeep or ang bus, minibus, at may top card na. So sinet up nila ito, no? Isa siyang presidente dito at siya ay dati nagtrabaho sa Brunei. So nakita niya yung ganda ng Brunei at gusto niyang dalhin dito. Pagdating na sa LGU namin, ito ay binito ng aming head o yung aming mayor, no? Kailangan daw ng kanyang pirma. Ito yung mga tinatawag nating anti-development na pag-veto. At in fact, kapag kino-op natin ng isang yung clanaster natin ng mga jeepney natin at ang mga prangkisa ay naglalagay tayo ng fund doon para tuwing mayroong fluctuation ng oil ay makapag-subsidize kagad automatic, di ba? You know, mayroong kita na kaagad at may ruta na maganda ang ating jeepney at palagi silang tinitrain at ina-upgrade natin ang sistema ng kita ng ating sektor na ito. I think mas makakakembot ba ang ating mga jeepney drivers, no? Kaysa yung piecemeal approach, yung tinatawag natin na pagtamasang oil, tsaka natin bibigyan ng subsidy, di ba? Imbis na nakasystematize na ito at tuloy-tuloy ang patak ng kita sa kanila, ay ang ginagawa natin ay talagang hinahayaan natin silang mag-isa at makipagsaparaan mag-isa. At yan po ang ina-avoid natin sa ating sigla platforma. Okay, time's up, sir, but thank you for that. And well, Ma'am Kay, finally, you have the final word on this. Maraming salamat yan. Ako naman huli. Actually, with this problem, pwede tayong mag-hit ng two birds in one stone, kumbaga. Addressing the problem of our jeepney drivers plus addressing yung climate change. So ito na yung panahon para mag-promote tayo ng mga solar panels, fuel-efficient car. Pero yung jeep, kumbaga sa ano ay aayusin lang natin. Andun pa rin yung jeep kasi kultura natin yan eh. We must preserve it. Pero gawin natin mas fuel-efficient. Tulungan natin sila mag-upgrade. Plus, yung pag-promote ng fossil fuel to biofuel, unti-unti. Hindi naman agad-agad, pero unti-unti. And another thing is yung private na partnership sa mga sa mga business. Like for example, yung Shell, yung Petron, meron silang ibang rate pagdating sa mga PUVs, di ba? So mas mapapansin natin, mas mura. Siguro kailangan pa natin itulak para mas mapamura pa lalo. And yun, syempre, yung short term ay pwede tayong pagkuha nila ng prangkisa, meron silang gas allowance na insurance, parang bonus na yun na may gas allowance sila. So, yun yung mga pwede nating magawa tungkol sa mga jeepney drivers natin. Kasi sila yung araw-araw andyan eh. Kailangan natin bigyan ng tamang suporta. At tulungan natin makipag-negotiate sa mga private sectors katulad ng ginagawa nga ng Shell or iba't ibang mga gas station na mas mababa. Pero pababain pa natin lalo kasi gumigit na ang gobyerno palagi. So the goal is tulungan natin ang mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga nasa jeeps. Okay, thank you, Ma'am. Thank you, Ma'am Kay. Handog ng bantay halalan at ng mga mag-aaral mula sa DEVCOM 136 D2L, hatid ng University of the Philippines Los Baños, College of Development Communication, dito sa Laguna, Radyo DZLB, Los Baños Times, at EdComics. Laguna, kapili ka na ba? Makialam, makisali, bumoto! Mula naman sa transport sector,
dumako tayo sa agricultural sector, sektor na agrikultura, in particular, rural development. Here is Penny Cosico for her question. Isang matingkad na problema na nasaksihan natin nitong pandemya at nagpapatuloy sa kasalukuyan ay ang kawalan ng market ng mga gulay na pinuproduce ng ating mga magsasaka. Dahilan kung bakit ang mga ito ay tinatapon sa iba't ibang mga probinsya. Ano ang platforma nyo ukol sa rural development at agricultural modernization at paano ito isasakatuparan? Okay. Would you like me to repeat that question? Ma'am Kay, Ma'am Ann, and Sir Frank, or that's fine? Okay. On that note, Ma'am Ann, would you care to answer that first? Ma'am Ann, una, ngayon ang panahon ng pandemya, nakita natin ang importansya ng food security. Kaya naman ang ating rural development ay isa sa mga panukala na makakatugon para sa ating food security problem ng ating panahon ngayon ng pandemya. Kailangan nating palakasin ang agrikultura, ng sektor ng agrikultura, maglagay ng mga makabagong gamit at sa pagsasaka, matulungan ang ating mga magsasaka. Irrigation para sa ating mga farmer sa farm, and ang Laguna Lake, i-develop natin. Muli ang ating pangingisda dito ay manumbalik, at lalong-lalo na dito sa San Pedro, kailangan natin na umpisahan na ang Laguna Lakeshore Road Laguna Lakeshore and the road development that would help also our constituents coming to Manila and from Manila, from Laguna, going to Manila. So this could help the constituents also. And sa ating pong rural development na ito, we could help also, mapapalakas natin ang industriya ng mga businesses, small businesses ng ating mga farmers, ng ating at ng mga constituents na talaga namang nakafocus ito sa ating mga food security dito sa ating probinsya. Time's up, ma'am. Thank you so much. Ma'am Kay, how about you? In terms of mga agriculture, hindi masyado sa San Pedro. Meron dito Pasita Organic Garden, pero I strongly believe na hindi lang dapat San Pedro ang concern ko. Dapat lahat ng Pilipino. So in terms of agriculture, meron tayong project sa mga ganyan. Unang-una, kailangan natin malaman kung ano ang interest ng consumers, pati yung mga gumagawa na sectors. So para mabalance natin kung ano ang dapat gawin. Pangalawa, yung lupa ng mga magsasaka, bigyan natin sila ng mga ayuda para unti-unti makabuo ng mga pwede nilang negosyo na pwede nating sakahin. Bigyan natin ng fertilizers, i-lessen natin yung importation at saka yung sa smuggling, meron ng batas na ginawa dyan, kaya lang kailangan nating i-amend and i-implement ng maayos. So, priority yung kabuhayan magsasaka. Excuse me, at saka yung food security, like yung pamimigay ng palay, pamimigay ng mga seeds. And of course, meron pa tayong isa na sa fishing naman, i-priority natin yung mga Philippine Fisheries Code. So meron tayong mga nanguhuli tungkol sa illegal and unreported na unregulated na fishing. So kailangan natin na bigyan ng halaga. Sa San Pedro, meron makikinabang Barangay Kuyap, yung mga makadikit na barangay doon dahil meron kaming fisheries doon. Plus, ayun lang. Sa ngayon, yun muna. Siguro, bigyan pa natin ng customer. Tulungan natin silang magkaroon ng customer na diretso sa kanila, katulad ng ginagawa ng aking kasama sa team namin. Naghahanap kami mismo ng pwedeng maging direct buyer doon sa direct na mga magsasaka. Thank you, ma'am. Maraming salamat, Ma'am Kay, and finally, Sir Frank. Prof, sa gulay lang naman yung tanong niya, no po? Hindi sa rice, no? O kasama lang rice. Gulay lang, no? Opo. Sa gulay kasi, ang kailangan natin hub and spoke na sistema. Kasi kailangan ibagsak talaga, may bagsakan ka sa bawat lugar mo. So meron kang isang
isang lugar na mayroon kang storage, tapos syempre, dapat ma-maintain doon, mabilis pagpunta doon, dapat cold storage yun, no, para talagang ma-maintain yung gulay. Tapos yun naman ang maglilikas doon sa bawat karatig po. Sa San Pedro pa, for instance, kami bumibili kami ng gulay sa Binyan pa kasi wala kaming bagsakan dito ng mura. Dahil number one, walang bumibili, ay walang nagbabayad masyado dito. Medyo kuripot pa ang mga tao dito. Minsan naman, ang hirap nilang hanapin, no? Inahanap pa bago magbayad. So, kaya sa Binyan kami bumibili. Pero kung may bagsakan tayo at magandang sistema ng hub and spoke, magiging maganda ang role ng San Pedro para ma-deliver ang mga goods na ito sa karatigbog ng Laguna. Thank you, Sir Frank. Now let's go to the economic sector. Here is Paolo Caponpon of the Binyan Loan District. Mas marami sa mga politicians ngayon, mas concerned nila yung mga big time na mga business owners, itanggi man natin o hindi. Kasi yan yung may mga malalaking buwis na binabayaran na kung wala tong mga malalaking to, wala sila pang proyekto. Sa aming mga small business owners, lalo tigit yung mga literal na nagsisimula pa lang, ano yung mga plano nila, programa nila na maiaalok para sa mga katulad namin, kasi madaming takot pumasok sa business, sobrang takot kasi may biglang lugi, may biglang pag-angat, di ba? So ano yung mga programa na kaya nilang ialok sa mga small business owners? Salamat, Sir Paolo. Nakakalungkot dahil nag-recover tayo mula sa pandemic. Alam natin po na maraming naluging, lalo na ang mga small-time business, small-scale business people. So ano po ang ating plano para matulungan na maiahon sila, mabigyan sila ng suporta at nang sagayon ay kumpleto ang kanilang recovery mula sa pandemic at oil crisis na ito? Let's start this time with Sir Frank. Ang naisip ko po dito yung City of San Pedro Economic Development Cooperative and Financing. Ito yung kung willing ka na makasama sa grupo na ito, mag-invest ang government sa'yo at tutulungan kanyang umangat. Also, dito sa sistema na ito, mayroong tinatawag tayong graduation system. So from 4Ps, pwede kang i-graduate to a micro-entrepreneur to a small business to medium scale. So tumataas siya ng 10 million to 100 million. At ginagawa na ito ng Lazada. Ang Lazada ay nag-create ng microsellers cooperative at sabi niya, okay, pag naging 3 million ng revenue mo, papagraduating ka namin, gagawin ka namin small business. Kung meron tayong online platform at mapalaki at ma-concentrate ang ating ang market access, kaya nating palakihin ng small businesses. Pabigyan sila ng magandang subsidy at trainings at makapag-introduce ng trade shows para maibenta ang kanilang mga produkto. Okay. Thanks, Sir Frank. Ma'am Anne? Sa ginagawa ngayon ng ating gobyerno, tinutulungan na nila ang medium and small enterprises by giving them ng kapital sa kanilang mga negosyo with small interest at o mga pautang. Kaya naman sa subsidy nito, ito ay mabibigyan sila ng subsidy at makakatulong sila sa ating mga business owners and in help of the national government also. Pwede rin po natin silang tulungan ng market also with their products, especially yung mga magagandang produkto namin dito po sa Laguna, there in Manila or other provinces or other regions here in the Philippines. Oh. Okay, and to complete this question and answer portion, Ma'am Kay. Thank you. Linawin ko lang yung kanina, no, kasi ang tanong is with regards to agriculture. When we say agriculture, hindi lang naman gulay ang nandoon. I believe yung bigas and yung fisheries nandoon. Baka hindi lang na-mention. Pero okay lang naman. So first of all, meron na tayong mga batas existing for small enterprises and MSMEs. Yan yung nagbuhay sa atin nung pandemic. Malaking portion sila talaga. Like, di ba? Common naman, kitang-kita. Meron tayong RA 6977 and 9501, which is Magna Carta for small enterprises and Magna Carta for MSMEs. Meron na doon nakalagay training and development. Meron na ring working capital loan program. So, kailangan lang natin na, kumbaga, mas magkaroon ng comprehensive financial assistance loan
para at least matulungan natin sila. And as I said a while ago, kailangan gumitna ng gobyerno para mas madami silang maging source of like customers, 'di ba? Pag kasi mas ma-widen natin yung advertisement nila, yung marketing na strategy nila, mas makakatulong tayo. At the same time, mas matutulungan nila tayo. So, tamang suporta. Kailangan talaga, number one, priority ang tao. Salamat sa inyong mga sagot. Talagang we wish the best of luck para sa ating mga small and medium enterprise owners. And of course, different sectors are affected by the pandemic and the oil crisis. And talagang dinidiin natin yung papel ng gobyerno at sa kontekstong ito, sa umagang ito ng leadership forum, ang ating mga congressional candidates so we can really push for legislations na diretso ang benefit sa ating mga ordinaryong kababayan. On that note, let's now proceed to the medical sector mula kay Dayan sa Calamba Lone District. So my question is, as a government official, how can you strengthen the healthcare delivery system of the Philippines and persuade the nurses, doctors, and other allied medical practitioners to stay and serve their fellow country? Okay, I'd like to start this time with Ma'am Anne. Ma'am, was that clear enough for you, or would you like me to repeat the question? Can you repeat the question, sorry? Okay, no worries, ma'am. The question is, as a government official, how can you strengthen the healthcare delivery system of the Philippines and persuade the nurses, doctors, and other allied medical practitioners to stay and serve their fellow countrymen? So paano po natin mas mapatitibay yung ating healthcare system para naman talagang lahat tayo ay nakaka-benefit from the healthcare services? Naging sentro ng estratehiya ng pamahalaan laban sa COVID ang pagbabakuna at immunization. 2 years natin naramdaman yan. So napatunayan natin na naging mabisa ito ngayon at patungo na tayo sa paggaling ano, at pagbuti ng ating ekonomiya. Kaya sa atin, pwede natin na palakasin ang healthcare system ng ating bansa sa pagtatayo ng mga bagong ospital at i-develop at ang ating mga benepisyo para sa ating mga pasyente, sa frontliners, sa healthcare workers upang mapaghandaan natin kung meron tayong darating na naman na pandemya. You know, I was invited and yung aking asawa na dito po sa San Pablo City when they had the launch of Malasakit Center, which I think for me is one of the best programs that we have ever encountered or we have ever achieved in the present administration. So in this case, in my district here in San Pedro, and which Dabinyan and Santa Rosa could also benefit from it, we wish to have a Malasakit Center here. But the problem is we couldn't have it or launch it right now because we only have a level 3 district hospital here in San Pedro. So the only resolution for that is that we would add or have a maximum total bed capacity wherein we can already have the Malasakit program here in our city. Thank you. Thank you, Ma'am Anne. We appreciate that. Ma'am Kea, would you care answering this one also, ma'am, from the nurse, Diane? Okay, ako na pala. So, first of all, yung pagdating sa mga healthcare workers natin, ngayon kasi since nung pandemic, pag sinabing healthcare system, puro about COVID na lang eh. But for me, we need to think dun sa long run na itong COVID, magkakaroon tayo ng post-pandemic. So, unang-una, kailangan natin gawin is yung increased salary para sa mga tao natin, mga healthcare workers natin. Kasi ang daming studies, ang daming nangyari na tinaas na yung salary, mas maganda yung performance. Mas hindi sila mataray, nagiging caring sila sa mga pasyente nila. And yung syempre kahapon nakita ko yung in-interview natin, ay ninyo, yung tertiary hospital, I do believe kailangan natin talaga. So isa ko sa susuporta, magbibigay tayo ng funds pag tayo napaupos sa Congress para maipush ang tertiary hospital. Salamat, Ma'am Kay. And Sir Frank? O nga, nakakapagpataray talaga pag maliit ang sweldo. Actually, sa 3,000, ang sweldo natin ngayon, 3,700 sa bagong doktor. Dollars a year po yan.
Pagdating mo sa Germany, 45,000 ka na agad, o sa Singapore, 60,000. Pero kung gusto natin talaga ng healthcare, kailangan natin ng centralized healthcare service. Kasi ang nakakainis dito ay kunyari, pupunta ka ng ospital, mamaya papupuntahin ka pa ng Santa Cruz kasi dun pala opera ng puso mo, no? So actually marami tayong kailangan gawin. Kung kailangan natin ng tertiary hospital dito, ito yung may advanced na nagamot at facilities. 500 million ang kailangan natin. Meron tayong mga deficit kada taon na 200, no? Wala to sa registry at sabi ay nagamit daw pero wala naman. So in 10 years meron na tayong 3.3 billion. So kaya na natin actually sa budget natin na makakreate tayo ng tertiary hospital. So supportahan po natin to sa Kongreso. Magkaroon tayo ng hospital. At tumaas salamat, well. Sir Frank. Opo. Okay. Maraming salamat, Nurse Diane. Ingat po kayo dyan sa Kalambat, ang mga kapwa mo, healthcare professionals, at syempre, mabuhay ang ating mga frontliners sa buong lalawigan ng Laguna. We're gonna go back to agriculture, okay, sector, but this time, ang focus ay rice liberalization. Narito po muli si Fanny Cosico para sa kanyang tanong. Ang Pilipinas ay isang agrikultural na bansa, ngunit isa tayo sa nangungunang net importer ng bigas sa buong mundo. Kung kaya't ang kanin na kinakain ng mamamayang Pilipino ay nakadependent sa pag-angkat ng bigas imbes na sa ating lokal na produksyon. Ano ang tindig nyo sa Rice Liberalization Law at ang pananatili ng bansa sa World Trade Organization na siya nag-iimpluensya sa pulisiya natin sa ating lokal na agrikultura? Okay, so anong posisyon natin sa Rice Liberalization Law at ang inyong komento, ang inyong tindig sa ating pagiging membro ng WTO? Let's start this time with Ma'am Kay. So, ang yun nga, katulad nung sinabi ko kanina, we must stop yung importation kasi unang-una, kaya naman natin. Sabi nga ng ni Miss Fanny ang nagtanong, tayo ay agricultural land country, 'di ba? So, dapat unahin natin yung budget para sa mga magsasaka natin. Kasi with the right research about the interest of consumers and manufacturing sector, yung mga magsasaka, kaya natin pababain yung presyo ng bigas, yung mga i-lessen yung importation, kaya natin. Plus, yung mga magsasaka natin, syempre, sila yung mas kikita na. Which is sila naman dapat talaga yung kumita dahil sila yung kumbaga primary source natin. Kung hindi dahil sa kanila, tayo ay kumbaga sa ano ay wala, puro mag-aasa tayo sa import, so mas mahal yung kakainin natin, 'di ba? So, as I said a while ago, proper ayuda and yung land na distribution sa ating magsasaka, gawan natin ng paraan. Yung kabuhayan ng magsasaka, gawan natin ng paraan. Tulungan natin sila, even yung mga transportation para sila mismo ang magdadala sa atin diretso na. Kumbaga, panahon na para yung attention natin mapunta sa kanila. All right, Sir Frank? Actually, nasa lupa din kasi yan. Kung member tayo ng WTO, hinahabol natin yung efficiency ng ibang bansa para tayo makapag-compete. Pero makita natin ang lupa natin kung gaano kalaki itong braso ko, nilagay mo sa mapa ng San Pedro, isang pamilya lang may-ari noon. So ganun din sa mga lands natin. No? So kailangan natin ng 1.5 million tons of hectares of favorable land kada taon para makapag-produce tayo ng bigas. Ang problema, ang ginagawa natin, ang magsasaka natin, ikaw, gumawa ka nito. So, bahala na kayo. Kung umulan, bahala na rin kayo. Bigyan kami ng pataba. Pero ngayon, sa Israel, meron ng precision farming, di ba? Kung ang gawin natin ay bultuhan natin silang tulungan, mag-create tayo, sabi natin, ng city, the Philippines Farming Cooperative, and then we invest in it. Then I think mas magiging solido na paraan na okay, order kami sa iyo, tapos swelduhan namin kayo instead na, you know, pag walang ani, wala silang sweldo. I think mas magiging magandang tulong 'yon, no. Mas systematized at mas nationalized, institutionalized ang support natin sa ating magsasaka. Okay, thanks Sir Frank. And finally, Ma'am Anne. Kung maalala niyo po ang ating IRI Research Institute ng dito po nag-aral ang ating mga karating bansa na Vietnam, Thailand, China upang palakihin ang kanilang pagsasaka ng kanilang mga bigas.
tayo dito sa Pilipinas ay actually ang nangunguna sa pag-produce ng bigas. Ibalik natin ang ating pag-aaral, ang ating research programs para mas mapatibay natin at suportahan natin ang ating mga magsasaka sa pamamagitan ng mga irrigation at sa pagbigay also ng mga bagong kagamitan. Alam niyo, kami po ng aking pamilya, ang aking lolo at lola, meron po kaming palayan sa Isabela. At bata pa lamang po ako, nag-aani. Alam po na ang mag-aani ng mga bigas. Kaya nga sabi ko nga ho sa aking lola, if she just lives near me, sana turuan niya kami dito sa Laguna at mapalawak natin ang ating rice plantation dito po sa Laguna. Kailangan din natin ng magandang presyo ng mga palay para matulungan natin ang ating mga magsasaka. Maraming salamat po, ma'am. At maraming salamat din kay Ma'am Fanny Cosico para sa iyong dalawang katanungan dahil importante naman talaga ang usapin ng agrikultura. At ang huling katanungan para sa round na ito ay magmumula mismo sa dito sa aming tahanan sa UP Los Baños, in particular sa College of Forestry and Natural Resources. Here is Dr. Annalyn L. Codilan. Ang inyong stand sa pagsulong ng Sustainable Forest Management Bill sa Kongreso. Okay, very short and sweet question. Ang inyong tindig sa Sustainable Forest Management Bill, kung kayo ay mahalal na kongresista sa inyong distrito, mag-uumpisa tayo ngayon kay Sir Frank Mercado. I'm for it kasi ito talaga ang simula ng ating what we call cleaning our air. Dito rin yung nag-establish tayo ng magandang ecosystem sa ating ating mga produce, yung ating mga trees. Pero I think importante din na if we are developing, meron din kasing kaakibat yan na kailangan mo tanggalin ng puno and then replant them. So I'm for it, no? Yeah, we have to sustain our forests but also plant new ones, you know, create new ones. So I'm for it. Okay, let's now go this time to Ma'am Anne. Suportado ko po yung Forest Management Bill dahil ako ay naniniwala na dapat natin ma-sustain ang ating environmental love and care para po sa ating komunidad. At mapapatunayan, actually here in San Pedro, meron po akong mga programa wherein we plant trees, lalong-lalo na po doon sa Barangay Landayan and in Langgam, Upper Villages. Actually, dito po sa atin pong syudad in San Pedro, ang aking talagang tinutulak po dito, I am very environmentalist at gusto ko po talaga ang aking mga anak. Kapag lumaki sila, dun sa mga panahon na lumaki tayo na marami pong mga puno, we can play in the grass, in the field. So dito po sa atin, especially in San Pedro, we are very industrialized already. Pero ang San Pedro ay kilala bilang sentro ng ating pong bulaklak na Sampaguita. Kaya one of my prime advocacy and very close to my heart is papalakasin natin ng programang ang manunumbalik ng bulaklak o balik Sampaguita sa San Pedro. Kaya ang pagtatanim na yan, ang ating pagiging environmentalist, ibabalik natin ang halimuyak dito sa ating pong syudad ng San Pedro at we can share it to other cities and municipalities and even provinces here in our region. Dati kasi ang San Pedro ay tinaguri ang Sampaguita capital ng Pilipinas at kaya dito tinatanim yung supply ng Sampaguita garlands sa buong Maynila. Ibabalik natin sa San Pedro siguro ang halimuyak na yan at inilulunsad natin ang micro enterprises o mga kooperatiba upang
ibigay natin ang kabuhayan at negosyo ng mga mamayan, most especially of course ang aking mga mahal na kababaihan. We've actually started this program and from our Sampaguitan nakagawa na po kami ng mga jewelry. Ito po ay necklace, earrings, bracelet, kaya ito po ay hindi lamang natin binabalik ang ating pagmamahal sa ating environment, but also we tend to give businesses, small businesses to our kababaihan or to our group of women here in San Pedro. Salamat, Ma'am Ann Matibag and Ma'am Kay Bilbuena. Siguro para sa akin, napaka walang puso mo naman pag hindi ka supportive sa Sustainable Forest Management Bills, because it's all about protection and conservation ng ating environment. So as long as yung magbe-benefit ay social, environment, and yung economic natin, yan, pagtatanim ng puno, tree planting, tapos for example, ako kasi sa construction ako eh, contractor ako. So ang sana kung tayo ay mabibigyan ng pwesto, dadagdagan pa natin yung katumbas ng mga pinuputol na puno pag tayo ay nagpuputol. Kasi hindi may iwasan minsan. Kaya lang dapat mas marami pa. Kasi yung balik niya, napakatagal pa bago lumaki yung tinatanim nating puno. Kaya dapat, we must think for the long term and address our climate change. So I'm very pro and I'm very supportive, lalo na sa mga ganyang bagay. Salamat. Maraming salamat. Mukhang yung mga sagot niyo pong tatlo ay assurance para sa isang academic institution like the College of Forestry and Natural Resources. Sino nga ba naman talaga ang who would be in his or her or their right mind not to support an advocacy for our forests? And we should really work together to really protect and fight for our forests, because you know the statistics are rather bleak. Ika nga. Sa pagbabalik ng ating programa ay sasagutin na ng ating mga bisita ang pinaka-importanteng tanong ng masa. Tumutok lamang kayo dito sa Laguna. Okay, on that note, round 3, you just need to answer one question. Isa lamang pong katanungan at meron lamang po kayong kalahating minuto o 30 segundo upang sagutin ito. At ang tanong po ay, bakit ikaw ang nararapat? Bakit ikaw ang nararapat? To be fair, let me begin this time with Ma'am Kay. You have 30 seconds. Kay Gilbuena, bakit ikaw ang nararapat? Kagaya nga po ng sabi ni Bukal Ann Matibag kanina, ang kabataan ng pag-asa ng bayan, lalo na ang batang San Pedro. So sana po sa darating na halalan, yung kauna-unahang pwesto, huwag na natin ibigay sa, alam natin kung paano na, kumbaga sa ano, may hindi magandang goal. Sana po, sabi nga nila, sa Pasig may Vico Soto, sana sa San Pedro may Kay Gilbuena. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ma'am Kay, sa iyong huling pananalita. Dumako naman tayo sa ating susunod na congressional contender, Frank Alvarez Mercado. Bakit ikaw ang nararapat? Nais ko po ibahagi ang Sigla Plataforma at ang mental model ng pangkalahatan at pangmatagalang pag-unlad upang hindi na nakadepende sa iisang politiko lamang ang pag-unlad at maiwasan ang panghuhula sa pag-unlad. Ang Sigla Plataforma po ay sistematikong paghahatid ng wisdom, pagbasa, pagbilang, analytics, character training, tamang pagpapalaki ng pera, teknolohiya sa bawat residente ng barangay at puhunan, healthcare, clustering at kwalifikasyon para sa industriya upang tayo'y makalikha, makapagtrabaho at makatayo sa sariling paa. Pag sigla po ay sustainable, magandang buhay hanggang sa ating mga anak. At po, inclusive lahat kasama sa pag-angat, growing, patuloy nakita ng at magandang buhay para sa matatag, maginhawa at panatag na buhay ng City of San Pedro. Okay, akalain mo Sir Frank, naipasok mo lahat yun ha? Sa loob ng seconds. Okay, hinga ka muna sir at uminom ka muna ng tubig. Maraming salamat. Talagang competitive po ang ating mga congressional candidates sa inyong district. At finally, Ann Matibag, bakit ikaw ang nararapat? Ang
Ang posisyon ng pamumuno ay isang malaking responsibilidad. Ito ay personal kong naranasan dahil ako ay naging bukal ng unang distrito ng probinsya ng Laguna sa panahon ng pandemya kung saan madami sa ating mga kababayan ang nawala ng hanap buhay. Isinapuso ko at pinagmalasakitan ko ang ating tungkulin. Humarap ako sa aking nasasakupan kahit na ako ay buntis at malaki ang peligro sa akin at sa aking baby dahil wala pang gamot sa COVID at that time. Ang karanasan ko sa pagsisilbi sa panahon ng krisis ay nagbigay sa akin ng motibasyon at kakayahan kung ipagpatuloy at itulak ang aking mga advokasya lalo na sa mga kabataan at kababaihan ng unang distrito ng Laguna, especially in San Pedro. Syempre, mahalaga rin bilang isang leader ang bisyon at ambisyon para sa kanyang pamayanan. Nakita ko ang pag-uunlad lamang ng isang bayan kung ang mga mamamayan ay may growth set. Kaya naman, ang gusto ko, tumaas ang pangarap ng aking mga San Pedronense sa kanilang sarili at sa kanilang bayan. Dahil naniniwala ako ang may sapat na kakayanan, tamang motibasyon at malasakit sa tao at sa bayan at ang tamang bisyon para sa kaunlaran ng mamamayan ng San Pedro ay ako ang nararapat para sa inyong maging representante sa Kongreso para sa isang magandang bukas. Laguna, sino ang nararapat? Sana ay sa pamamagitan ng episode na ito ay mas nakilatis natin ang mga susunod na mga lingkod bayan na magbibigay ng serbisyong pampubliko sa ating bansa. Sa Mayo 9, huwag nating kalilimutang makialam, makisali at bumoto. Muli, ako si Frances Efrem Valdez. At ako naman, si John Mark Aya. Samahan niyo kaming muli sa mga susunod na episode ng Dito sa Laguna. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama. Matuto sa ating kwento, magkulay na tayo.